64 years old na si Nanay Leonie. Kung tutuusin, dapat hindi na siya naghahanap buhay. Pero hindi nga ba't basta para sa pamilya, wala tayong hindi kinakaya. Araw-araw nakikita natin si Nanay, walis dito, walis doon. Ang akala natin lahat, madali lang ang kanyang ginagawa. Mali, ako po si Jenny Jones. At sa episode na to, samahan niyo po akong sundan ang buhay ng isang street sweeper. Ako si Leonila de Ocampo, 64 years old. Isa akong street sweeper. Paano po kayo na-land sa trabaho ninyo na street sweeper? Nung nakaraang mayor, yung tinulungan niya ako, hinanap niya ako ng item para makapasok diyan sa kasi ayoko nga magtrabaho ng casual. Hinanap talaga niya akong item para makapasok ng regular. So ilang taon na po kayong regular na street sweeper dito sa Maynila? Bali, 20 years. So sa pagiging street sweeper niyo po, yun po ang bali nagtataguyod sa buong pamilya ninyo? Oo, yun. So sa ngayon po, ilan na po ang napagtapos o ilan po ang kinakayod ninyo? Yun na napagtapos ko yung una, yung panganay ko. Tapos ng 4-year college. Kaya lang hindi pinalad na makapagtrabaho, ng ma-establish ang trabaho niya. Puro contractual. Kaya nga, ano ko sana kung pag nagretiro ako, palit ko siya sa ano ko, item ko. May trabaho siya ngayon, MPTV. Ano, sa traffic enforcer siya. Team leader siya sa traffic enforcer. Eh, yun niya, nagkasakit siya. Sa buwan na may higit pinapagtrabaho. Ano niyo po nabayaran yung gamot niya? Ano yung mga kaibigan niyo, yung mga kasama niya sa trabaho, binibigyan siya ng sabi niya, men, o dagdag mo pang pambili ng gamot, ganun. Tsaka yung sa akin din, pagka yung sosyeldo ako, kaya nakakautang ako. Awanan Diyos naman, nakaraos kami. So ngayon po, na may sakit ang inyong anak, kayo na lang po mag-isa nagtatrabaho para sa kanya. Kaya nga o, pagkasweldo ko, dahil sa sweldo ko, konti na lang natitira dahil nga nautang ko na eh. Tapos pag sweldo ko, bayad agad. Tapos, kinabukasan, dalawang araw mula na sumweldo ako. Sa totoo lang, dalawang araw mula na sumweldo ako, pangutang na naman ako hanggang sa ang bayad noon pag sweldo ko ulit. Ganun nang ganun. So yung typical po na yung araw-araw nyo po, yung pagkain, paano nyo po na pagkakasya yung natitira po ninyong sweldo? Ginagawa namin, dahil hindi naman sila malakas, hindi naman malakas kumain ng kanin, sa isang kilo, isang araw na lang. Isang palitanghalian kasama hapunan na yun. Tapos yung ulam, ganun din. Ulam sa tanghali, ulam din sa gabi. Yung isang kilo po na yun, isang kilong bigas, bale sa 10 tao po, tama po ba? 12 kami.
Yung dalawang bata naman, hindi pa kumakain. Hindi pa kumakain masyado. Ayoko man mangutang, hindi po pwede. Wala naman akong pagkukunan. Hindi mangutang din. Ganun. So, kinuha niyo po talaga yung responsibilidad, no? Para maitaguyod ang pamilya. No choice, eh. Talagang ganun. Nagtatrabaho po ba si tatay ngayon? Dati. Ngayon wala na, hindi. Ano pong trabaho dati ni tatay? Siya, garbage collector lang. Ang trabaho niya ngayon. Sa UNIL. Bakit mo siya natigil sa pagiging basurero? Kasi nagkasakit siya, nangangayayat siya. Kasi marumi ang basura, di ba? Sabi ko, humintog pa na. Kasi baka mamaya, mapadali buhay mo. Nakinig naman siya, umayos naman ang katawan niya. Nung kumpare niya, hindi nakinig. Namatay. Doon mismo sa truck. Doon siya ay natapin. So ngayon po, ano pong ginagawa ni tatay na sa bahay lang po? Okay naman po ba ang health niya? Nag-aalaga ng apo niya. Pagdating sa bahay, hindi na ako nagtatrabaho. Siya na, hugas ng pinggan. Paglalaba lang, hindi ko pinagkakatiwala. Hugas ng pinggan, linis ng bahay, masalog siyang tubig. Tsaka pagluluto, hindi ko rin pinagkakatiwala ako. So, mga isyung pinag-uusapan, mga palitang laman ng pahayagan, impormasyong dapat niyong malaman, tatalakayin, pupusisiin, at hihimayin ni Mario Garcia kasama ang kanyang mga panauhin sa harap ng bayan. Face Off! Kamusta naman po siya bilang nanay sa inyong mga... Okay naman, no? Kaya lang, minsan, kakatampuhan kami pagka medyo malangalun. Minsan, ginagawa ko, nangihiram na lang ako sa mga kapatid ko. Pero mabili ng magkain mo na. Minsan, pamatay. Minsan, siyempre, kahit sino mo, naubusan din ng pamatay. Sa mga apo ko lang . Minsan, mga apo ko, takot sa mga video . Nakita yung apo ko rin, nandoon yung malaki. Pag hindi mo binigyan may isa, kailangan bigyan may ano. Paano nyo po natutulungan si nanay para po sa bahay ninyo o sa trabaho po niya? Minsan ginagawa ko, minsan naawa na lang ko si Misko. Matanda na rin siya. Sumasama na lang ako sa kanya para ako lang. Kasi minsan madaling araw pagdating ng uwi, minsan uwi yan, alas 4. Hindi pa tapos ang trabaho niya, alas 3. Medya, nandito pa sa Minsan kami, nakakain na siya, hindi pa rin nakakain. Minsan nagagalito, bag-bag-bag-bag-bag oras na umuwi ka. Minsan mayroon silang meeting. Meeting sa mga... Dito sa tungkol sa basura, ganun mo. Kasi maraming kalat na yung... Alam mo naman yung ano. Kahit kagaya kanina, ilang balik ako sa kariton. Sa dahon lang, maraming basura na . Bukas. Bukas sa madaling araw, lalakad na naman kami. Yung mga apo po ninyo, siyempre, gusto nyo pong mapagtapos, no? Gusto ko, lalo na yung dalawa kasi nga, may bagong pamilya ng tatay nila. Sana kung gagat buhay ako, makatapos sila na sa pag-aaral. Para, hindi na sila intindi ng tatay nila. Nanay naman nila, may sarili na rin pamilya. Tapos, marami na rin anak.
Bakit po importante yun sa inyo? Pagka ikaw nakatapos ka ng sa pag-aaral, kahit anong pwede mong pasukan na trabaho, basta marangal, pwede kang makapasok. Eh, panahon ngayon, kapag wala kang pinag-aralan, hindi kang makapasok ng maganda-gandang trabaho. Okay. Sa sitwasyon niyo po ngayon, ano po ang number one wish po ninyo sa inyong pamilya, para po sa inyong asawa at mga apo? Ako, marami. Kaya lang, talagang nauudlot gawa ng, alam mo na, pag financial na ang naka, ano eh, ang batawag doon? Yung nakakahad lang, financial eh. Kita mo naman yung bahay namin, liit, di ba? Sige. Yeah. Dati malaki yan. Nasunugan kami. Okay lang po kayo nasunugan? Noong 1988, nasunugan kami. Lahat ng gamit, sunog, wala ako naisalba kundi yung anak ko lang. Kasi ano pa lang siya noon, six. Yung nadaanan ninyong nasunugan kayo, yun po ba yung pinaka mahirap na napagdaanan ninyo? Ayun. At nga, wala kaming matuluyan. Doon mismo sa nasunugan na yung bahay namin, inilinis namin yun. Tapos doon, naggumawa kami ng tolda, ng pungot lang. Tawag doon. Hindi pa ako nagtatrabaho sa gobyerno. Yung sa bote. Sa bote, yung naghuhugas ng mga bote. Second hand. Oo. Ano po ba ang masaya na Pasko para sa inyo? Ay, may pagsalusaluhan kami. Meron kaming malang gagay nung dati. Medyo nakakaluwag kami. Pag Pasko, pali, nagsisimba kami, tapos pagdating sa bahay kainan, tapos yun, palitan na ng kami ng regalo. Na-miss ko na yun. Medyo nakakaluwag ang masaya siya na, talaga nakaka-excited. Paano po kayo nakalabas dun sa napagdaanan niyo po na yun na sobrang hirap po? Tiis. Tsaka sikap lang na makaawon ka. Siyempre problema, ang problema naman di nawawala. Hindi naman bibigay sa'yo yun kung di mo kaya, di ba? Yun lang ang pinaniniwalaan ko. Yung sa medyo tumanda buhay namin, may trabaho asawa ko. Tapos ako, kumbaga, nag-aabot yung namin. Budget. Hindi ako masyadong nahirapan. Saan ako pati takbuhan ng mga kaibigan ko. Ngayon, wala akong matakbuhan. Ano po yung wish ninyo para kay nanay? At saka mensahe niyo po para kay nanay? Tumagal pa ang buhay ng misis ko. Abang malakas yan. Huwag sanang mamuha. Kasi kawawa yung, mismo kawawa rin yung mga masalan eh, anak ko, di ba? Bisan, apo ko, hinahanap din ako. Magpapasko, alala ko nga. Bahala na. Gusto ko sa kanya na mga apo niya na palakihin niya na magkasano, bago ako mawala rin, gano'n, di ba? Hindi natin man sasabi ng buhay na eh. Saka isa pa, siyempre, yung apo yun, yung apo ko, pag lumaki yan, maalala rin ako. Sana nga sa mga anak ko, maging malusog ang pangatawan,
mag-establish ang kanilang trabaho, maging stable ba. Tapos sa asawa ko naman, sana umaba pa rin buhay na. Kasi yun naman, usapan namin nung maski nung mga pa kami, dinatagda lagi. Kailangan sabay. Sabay, paano naman yung mga anak natin? Kailangan may mauna. May mauna lang. Huwag sabay. Mapapayo ko lang dun sa mga gaya kong tatrabaho. Gampan nang mabuti ang kanilang trabaho. Maging matapat lang pagpanggugulang. Kailangan, sulit mo sa trabaho mo ang binabayad sa iyo ng gobyerno. Yan, yun lang naman ang ko. Laging sinasabi sa mga kasama ko. Ako si Leonila De Ocampo, isa akong lodi. Isa lang si Nanay Leonie sa mga may edad na pero kumakayod pa rin. Ang para sa kanila, ang pamilya hindi sinusukuan. Muli, ako po si Jenny Jones. At sa susunod na episode ng Lodi, muli niyo akong samahan sa pagsunod ng mga taong hindi man laman ng telebisyon ay may tatawag pa rin mga Lodi.